Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Lones muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, tobling ingat tayo, no? So mega mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po, at sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horben TV Vlog, subscribe po natin. Ang tita kong Vayot, si Tita Mina Jaramillo, at ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Also, hello sa kay Manay Tire ng San Diego, California. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Happy Sunday sa lahat po, no? Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito yung patungkol sa aking napanood na live noong nakarang araw ni Kuya Val na meron siyang planong gawing bagong project ngayon para sa mga vloggers at sa mga OFW. So, meron akong video clips ipapanood sa inyo din after natin na mapanood. Magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga Sangkay, mga Kalingap, panoorin natin. Mga kaibigan, ang programa natin po ay pagtulong at paglingap at pro-family tayo. Tulungan natin ang ating mga kasama. Ang aking next target po na mga pabahay po ay para sa mga vlogger na. Oho, mga vlogger at mga OFW. Target natin yan. Kung wala mga bahay po, ay magkakabahay na po sa ating programa. Marami na ako natulungan ay mga nasa labas. Mga matatanda, mga mahihirap. Time naman po para sa mga vlogger. Ang ating tulungan po. At magkaroon sila ng bahay po kung saan man nila gusto. Mga OFW, nagmamahal sa ating programa. Matulong tayo po sa kanila. Ano? So yun mga Sangkay, yung mga Kalingap at tinapanood na yung video clips na maiksi na aking kinuha mula dun sa live ni Kuya Val. No credit dito kay Kuya Val. Narinig po natin, no, sabi ni Kuya Val, magiging pro family tayo ngayon, no? Kasi yung Kalingap, isang pamilya po yan, no? So narinig natin na ang plano ni Kuya Val na ang kanyang susunod na gagawin ng mga pabahay ay para sa mga vloggers at saka sa mga OFWs, no? So sabi niya, marami na siyang napagawan na bahay dito sa labas, sa mga senior citizen, at sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong ng Kalingap, no? Alam natin, nag-umpisa si Kuya Val nung mga pa-feeding lamang, and then nagpagawa ng mga pabahay sa mga senior citizen. So ngayon, halo-halo na yung mga napagawa nila ng pabahay. Para sa akin, ano, siguro bago gawin ito ni Kuya Val, dapat meron siyang malinaw na mga qualifications kung sino nga ba, no, yung mga dapat bigyan dito ng pabahay. Kasi baka magkarambola, no, dapat may mga qualifications yung dapat bigyan. Sa mga vloggers, tingin ko kukuunti lang, no, yung vloggers dito na siguro yung mga vloggers na hindi masyadong kilala na mga Kalinga partners. Kasi karamihan dito sa mga kilala na charity vloggers ng Kalingap, no, lalo na yung mga nakadikit kay Kalingap Rob, no, yung mga sumasama-sama sa kanya, kina Ruel, di ba, mga kilala sila, nagkakaroon sila ng views. Siguro para sa akin yung mga mayroon ng views, kung kumikita na, siguro hindi na sila dapat, no, hindi na sila magiging kasali dito. Kasi may views na sila. Tapos, may mga sponsors sila, di ba? So, yung iba dito, nakapagpagawa na ng mga pabahay, kagaya kay Kuya Brooks, sa pamamagitan ng kanyang mga sponsors. Siguro kung yung isang vlogger, no, na kumikita, tapos may mga sponsors, siguro hindi na sila kasali dito. Ito yung opinion ko lang, no, kasi unfair naman para dito sa mga
maliliit na vloggers na hindi kumikita, tapos walang masyadong sponsors, no? Sila yung karapat-dapat na dapat tulungan na magkaroon ng pabahay, no? Pagdating naman sa mga OFWs, I don't think so na mga OFWs pwedeng mabigyan dito. Kasi alam natin na ang mga OFWs, sila yung mga kinikilala sila ng gobyerno natin, no? Meron sila, qualified sila para sa mga pabahay ng gobyerno natin. Murang mga pabahay ng gobyerno natin. Nga lang ang iba, hindi lang siguro nila ina-avail, no? Marami tayong mga pabahay proyekto ng gobyerno na na qualified. Once na ang isang OFW mag-apply, automatic, no? Ma-approve sila kaagad. Mura yung mga pabahay dito, yung mga yung monthly na nababayaran. Lalo't lalo na kung sila ay member ng Pag-IBIG. Pero kahit nga hindi sila member ng Pag-IBIG, basta sinabi na OFW, priority sila, no, na mabigyan or ma-approve dito sa mga murang pabahay. So ang gobyerno natin, maraming mga murang pabahay dito sa ano, dito sa buong Pilipinas, no. Kung saan man lugar yung OFW na yan, siguro doon sila mag-apply. Kasi para sa akin, halimbawa yung isang OFW, walang charity vlogger doon sa lugar nila, papaano mabibigyan ng pabahay ito ni Kuya Val? So mas ano pa rin ako, no, mas pabor pa rin ako dito sa charity vlogger na walang sponsor, no, na hindi masyado ang kita. Marami dyan, no, like kina Andy Kayakap, no, si Rich Falcon, hindi masyado, no, hindi masyadong na marami sila dyan na maliliit na mga charity vlogger. Unlike sa mga nakadikit, kagaya kay Ruel, kay Kalinga Prab, malaki ang kita ng mga yan, no? Hindi na siguro sila qualified dito na mabigyan ng pabahay and may mga sponsor sila. So, dapat tutukan, no, yung mga maliliit na charity vloggers, na mga Kalinga partners. Yung talagang hindi masyadong nakikilala dito sa Kalingap. And the best pa rin talaga yung mga senior citizen, yung mga kababayan natin na talagang mahirap, no, yung salat sa buhay. Sila yung dapat tutukan pa rin ni Kuya Val na tulungan, no, na magkaroon ng mga pabahay. Hindi yung mga sikat dyan, kundi ibalik ni Kuya Val, no, na alam ko na maraming mga nakakamiss dyan sa mga dating ginagawa ni Kuya Val, no. Ngayon sa mga liblib na lugar na pupuntahan ni Kuya Val, yung mga senior citizen na talagang wala nang nakakaalala sa kanila, maraming dito, no. Kagaya dito sa aking pinuntahan kahapon, no, hindi naman sila kailangan ng bahay, pero yung tulong talaga ng gamot, no, ng pagkain, marami tayo dito na mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga probinsya, no. Yun pa rin dapat ang tutukan ni Kuya Val, na tulungan yung mga senior citizen natin. Kasi alam nyo, para sa akin, ang mga senior citizen natin, bilang na lang ang taon nila, no? Yung mga senior citizen natin na nandiyan dyan na mga lugmok pa rin, mga nasa barong-barong pa rin, sila yung dapat na tulungan, no? Sila yung dapat na tutukan. Para, sabi ko nga, ilang taon na lang ang nabibilang sa buhay nila. Iparamdam natin sa kanila na makatikim man lang sila kahit papano, no, sa mga sandaling buhay nila, na makatikim ng maayos na pamumuhay, maayos na bahay. No, isa pa sa mga dapat natutukan, nanghinayang ako na nawala yung calamity project ni Kuya Val, ano, yung nasasalanta, Ang dami-dami kong napapanood, no, na mga nasasalanta, no, sa mga, alam natin na madalas ngayon yung baha, no, yung mga baha. So dapat dito ituloy ni Kuya Val, no, yung kanyang calamity program dito. Naawa ako dito sa lugar namin, no. Ilan sa mga napuntahan ko ng mga binaha na umapaw hanggang bubong yung bahay nila. Yung mga abutan natin ng tulong, yung mga bigas, dilata. So kahit yun lang, no,
Alam nyo, maliit na bagay na naibibigay natin, na ipaparamdam natin sa mga kababayan natin, sobrang saya na nila. Kasi yung iba, aminin natin o hindi. No? Yung iba, yung halimbawa, yung mga nasa gobyerno, ang nakakatikim lamang yan, yung mga malalapit lamang, no? Sabi nga nila, yung mga malalapit sa sandok. Real talk ito, no? Yung mga malalapit sa sandok. Pero yung mga malayo, di ba? Yun yung mga hindi natutulungan. So, yun yung dapat tutukan ng Kalingap. Alam ko na malaking budget ito. Pero kung magtutulong-tulong, ano, kung tayo ay hindi magiging madamot, kasi maraming sponsors dito sa Kalingap. Marami ang mga mababait dito ng mga may kaya sa buhay natin, ng mga nasa ibang bansa na tumutulong, no? Kagaya sa aking mga sponsors, kagaya kay Horbin TV, no? Kay Tita Mina, kay Mamita, kay Manay Tere, yung mga yan, yung mga tumutulong. Alam ko, maraming dito sa Kalingap, no? Yung may mga bukal sa puso, no? Huwag na natin isama, no? Yung mga sponsors dyan na gusto lamang magpasikat. Pero dito sa Kalingap, alam ko na maraming, no? Yung mga mababait, no? Na tumutulong dito. So, ito yung aking reaction patungkol dito sa bagong project ni Kuya Val, no? Na tingin ko, hindi ko naman inaano yung mga OFW, no? Sorry talaga. Hindi ko kayo inichapwera. Kundi ito'y naisip ko lamang po, no? Na kayo'y nakakatulong din dito sa Kalingap. Nagbibigay din kayo ng tulong, nag-sponsor din kayo. Para dito sa mga OFW, yung advice ko sa inyo, lumapit kayo sa mga LGUs, no? Sa mga, alam ko na, alam nila, no, mga LGUs ng lugar ninyo, na kung saan yung mga may pabahay, no, na murang mga pabahay na ipinapagawa ng gobyerno natin, at alam kong kayang-kaya ninyo. Minsan nga, iba yung ibang OFWs natin dito, nakakapagbigay, nakakapagambag pa dito, no, sa Kalingap. Ang advice ko sa inyo, unahin muna ninyo yung sarili ninyo. Kung kayo wala pang bahay, yun yung dapat unahin ninyo, no? Yung pamilya. Sabi nga ni Kuya Bag, family first, no? Kung kakaperanggut lamang yung ang sinusweldo ng mga OFWs, unahin nyo muna yung pamilya ninyo. Family first muna. So muli, maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng muduwang kinaroon. Paalam na mga sangkay, mga Kalingap. Paalam.